Teka, bago natin lubusang hanapin ang may kasalanan sa litsong yan, bakit hindi muna natin alamin saan nga ba nagsimula ang lahat ng kaguluhang ito? Papunta kami ng Clark na yun, tapos ang MV niya sa akin, bakit ready ka na ba? Ganyan-ganyan, gato-gato-gato. Inaway ako eh. Give her a chance to say no. Kaya pala niya ako inaway. Kasi may plano na siyang mag-propose. I was very specific about my ideas. Kasi syempre, partida na eh. Yung proposal ko, ilang buwan ko nang pinapag-isipan. Parang sinasabi sa akin, this is the first time that you're gonna actually decide for yourself. And this is your day, so isipin mo mabuti. Hey, girl, kung ano yung mga bagay talagang gusto mo. So, kailangan kong himay-himayin. Gusto ko ba ng igrande? Gusto ko ba ng bongga? Gusto ko ba ng out of this world? Gusto ko ba ng simple? So, naiwan ako sa idea na gusto ko simple lang. Well, bilang mascot sa relasyon na to, isa ako sa naging punong abala sa paghahanda. Hindi naging ganun kadali yun, ha? Lalo pa balak nilang isikreto sa mundo. Yung unang kailangan kontakin, yung wedding planner. Kita, ganun gara, are you free to do the wedding? At in at that point, ay ko nga bigay yung date. Hindi mo muna, hindi yun ang date talaga. Binigay nila sa akin ang exact date. We were there at Three Tenere's office. Ang una namin ginawa, kinuwento namin yung konseptong nabuo sa utak namin. Specifically, the place, the date, and the type of move that was gonna happen. Sweetheart, think nila mga nangyari. The day before the wedding, we're gonna go to a resort. All together, we sleep there na. The next day, we go to a church and get married. After that, it's early morning, we go back to the resort and have breakfast there. After the breakfast, we transfer to another resort and that's where we have the party. That's simple, diba? Simple? Why not? Meetings na. Meeting ng invitations. Gusto ko ng invitation na kakaiba. We just need actually the slippers. Yan. Yan ang konsepto nyo. Mamigay ng imbitasyon na may isang tsinelas na walang pares. Tapos hahanapin ang kapare sa Batangas. X marks the spot. E paano ka makakarating sa Batangas na isang tsinelas ang suot? Uy, kumusta childhood nyo? Pag-inataan naman! Paano ako? Ay, hindi ka ba yung tsinelas? Ano ba yan? Ano ba yan? Kaya mo makita sa kita na rin yung tsinelas bago makikin ng pagkain. Yung hindi na magkain. Ah, busy. Busy ka. So, collapsible. Size ng paa. Ay, no. Tatanong ko lang address mo. Salad, papaya salad, and pomelo salad. Not too spicy. Maglalagay lang ng condiments at the side. Yung tocino po, kung pwedeng spicy na lang. Kasi gusto ko ng turkey. Yes, may spring roll, chapchay. Yung chapchay, pinalitan ko na lang po ng okay lang po ba liyempo. Side beef curry and adobo. Over. Ganito yan. Mahal. Mahirap. Tsaka sakit na ulo. Naku, Lloyd, gastos na. Pero guys, hindi pa yan ang pinakamatindi. When we were plotting na how to get from point A to B to C to D, doon na siya na-realize namin, hindi na pala siya simple. Simple? Paano naging simple yun? 6:30 ng umaga, dapat nasa simbahan ka na. Tapos isang oras na layo ng breakfast. Tapos tatlong oras na boat ride papunta sa park na nasa isang resort sa tabi ng bangin. Okay ka lang? Ano talaga to? Sukatan na ng friendship? But all so when Rita laid it down to us, Rita, Robert, Armin, they laid it down to us, it's gonna be like this. Doon na kami na taken aback. And that's what I have to thank my wife for.
siya yung nagsabing, kasi nag-meeting na kami, yun yung sinabing ano na eh. Ryan, it's gonna be like this. So, ako medyo, oh, parang hindi ganun yung nasa utak namin, but you know. Hindi naman kasi wedding to eh. Island hopping. We are watching acting best answer.